Okay mga bro, magandang araw. Ngayon naman ay maglalagay tayo ng battery solution sa ating 12x12 na battery. Ayan, meron tayong bagong battery mga bro. Ayan. Okay. Ang ituturo ko naman mga bro ay kung paano maglagay ng battery solution at kung paano maglagay ng wire sa ating terminal ng battery. Tapos kung paano natin may iwasan yung corrosion. Karamihan kasi dito mga bro ay yung nag-aasin-asin. Tapos kung paano ba kataas yung level ng ating battery solution. Okay, simulan na natin mga bro. Bali, tanggalin muna natin itong battery natin dito sa kanyang silo pin. Ayan. Kung may bagong bili kayo na battery na ganito, basahin nyo lang yung kanyang instruction o yung kanyang manual. Okay. Mayroon din siyang kwan mga bro. Hose. Ayan. At mayroon din siyang tornilyo mga bro. Ayan. Mayroong bolt-in nut tayo at saka flat washer para dun sa ating battery terminal. Positive at negative. Ayan. At mayroon na rin tayo mga bro na nakahandang para sa positive at negative natin na wire. Ayan. Nasa sa inyo mga bro kung gusto nyo lagyan ng ganitong wire. Okay. Share ko rin sa inyo kung paano ito ilagay. Okay. Bali, ang una nating ilalagay mga bro ay yung wire natin dito sa ating terminal. Ayan. Bali, ito mga bro, ang purpose naman ito, takip ng kanyang breather. Ito mga bro, pag magcha-charge kayo sa battery na 12x12, tanggalin nyo itong pinakatakip ng breather. Kasi dito yung kanyang hingaan pag kumukulo siya pag kinakarga nyo itong battery natin. Okay, lagyan na natin ng wire mga bro. Lagyan muna natin itong ating breather. Ito yung pinaka breather niya kasi. Pero pagka halimbawa mga bro, pag gagamitin nyo na itong battery nyo, ibalik nyo to para halimbawa pag nangungurinti kayo gaganyan-ganyan, di maiwasan gaganyan. Natatapon mga bro yung battery solution ito, kaya ilagay natin itong takip ng ating, huwag natin kalimutang ilagay itong takip ng ating breather. Ayan, lagyan muna natin. Okay, yun ang purpose nyan. Unahin natin itong positive natin, lagyan natin ng kwan, tornilyo. Okay, bali ang paglagay ng bolt mga bro, lagay muna natin yung kanyang washer muna. Yan. Bali, washer muna, tapos suot natin dun sa wire. Ganyan. Yan, kasi pag mauhuli yung wire mga bro, pag nandito sa kabila yung washer, pag pinit natin yung tornilyo, maano yung wire, madidisporma. Kaya halimbawa nandito lang sa pagitan ng wire saka itong ulo ng bolt, ulo ng tornilyo saka yung wire, nandito sa pagitan nila yung washer. Kaya pag hinigpitan natin, iipitin lang niya yung wire, hindi madidisporma yung wire natin. Tapos pilipitin natin dito. Yan, tapos putulan natin para malinis yung pagkaano niya. Okay, lagay natin. Okay, nailagay na natin mga bro itong wire ng positive terminal natin. Ayan. Ilagay naman natin itong wire ng negative terminal natin. Sa ganong proseso din lang mga bro. Ayan. Bolt, tapos washer. Tapos lalagay natin dito sa wire natin. Ayan. Ganyan. Okay, nailagay na rin natin mga bro yung wire ng negative terminal natin. Ayan. Bali, ang gagawin natin dito sa ating terminal, applyan natin siya ng grasa o langis para iwas corrosion mga bro. Hindi siya basta-basta magko-corrosion.
Okay, langis na lang siguro muna yung ilagay natin. Pwede dito ang langis, pwede rin ang grasa. So, bali ito yung langis natin mga bro. Apply lang natin ng kahit konti lang. Para iwas corrosion ba. Yan. Hindi siya mag-aasin-asin basta-basta. Kasi doon nasisira yung terminal ng battery natin mga bro ay. Kanapa lalo na kung napabayaan natin, hindi na natin siya chine-check up, magkakaroon niya ng corrosion. O mag-aasin-asin. Pero may solusyon din mga bro kung halimbawa ko niya. May pangtanggal ta, may sikretong pangtanggal din sa kwan. Alam niyo naman na siguro yun. Kung paano tanggalin yung kanyang corrosion. Yung tumigas na asin ba? Parang asin. Okay, balik lang natin dito sa kwan natin to. Ayan. Ayos na mga bro. Ang susunod naman ay maglalagay na tayo ng ating battery solution. Okay. Bali, tanggalin na natin mga bro yung mga takip-takip niya. Yan, bali hindi siya ditreat mga bro. Puro disolbong lang o disalpak lang siya. Ayan. Oh. Ayan. Okay, bali natanggal na natin mga bro yung kwa natin, mga takip ng kwarto-kwarto ng battery natin. Bali 12 volts siya mga bro ha. Ayan. Bali isang kwarto, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tag 2 volt isang kwarto. Okay. Okay, ito yung battery solution natin mga bro. Ayan. Okay, bali ang mangyayari dito mga bro ay tusukin natin dito. Yan. Ayan. Tapos itong hose niya mga bro, ito yung pasama niyang hose para sa kanyang breather. Wala pa, medyo masikip pa. Paluwangin natin ng konti itong butas niya. Yan, yung masikip lang siya. Tapos medyo pakunin natin ito, patulisin natin ng konti. Yan. Ayan. Para pumasok siya doon, masikip. Okay, nasalpak na natin mga bro. Pwede na nating lagyan. Bali ang paglalagay natin dito mga bro ay kung ito. Mayroon siyang lower at upper. Kung gusto nyo, dito lang pantay lang dito sa lower level. O kung hindi naman dito sa upper level. Huwag lang bababa dito sa kanyang lower level na mga bro. Ayan. Kasi siyempre masisira yung battery natin pag wala ng tubig. Okay. Bali sa upper ako maglalagay mga bro. Nasa sa inyo kung sa upper o lower kayo maglalagay. Okay, lagyan na natin ng battery solution mga bro. Isa-isa itong kwarto niya. Bali kapag ka nalagyan na natin ito mga bro ng battery solution, may kusang kukan na ito mag-charge na siya. Meron na siyang karga. At pagkatapos natin lagyan ng battery solution, i-charge natin ang bagya sa ating mga charger. Sa ating battery na 12 volts. O kaya sa solar PD rin. Painit lang natin siya para kumbaga yung dati niyang karga madagdagan pa at saka kung halimbawa ma-full charge siya ganun bago natin gamitin para tumagal yung ating battery. Okay, lagyan na natin ang battery solution mga bro. Iwas tapon ito mga bro, maganda ito. Lagyan na lang natin ganyan. Tapos ganun lang natin. Bali, ayun na yung tubig niya mga bro. Ayun na. Okay. Ito lang. Tignan natin yung level niya. Okay.
Bale, andito mga bro yung label niya, oh. Ayun, oh. Yan. Ayun, hindi ganong halata. Okay. Maganda tong ganito mga bro, wala siyang tapon. Ayan, malinis yung battery natin. Minsan kasi pagbasa yung battery natin, dun nagka-ground. Dun tayo mag-ground sa aparato natin pagbasa yung battery. Okay. Okay, lagyan na naman natin mga bro itong kabila. Bali hanggang dito rin lang. Oh. Oops. Pwede na. Ayan. Ayan, ganyan lang paglalagay mga bro. Pagka nilagay natin doon sa kanyang butas, pisilin lang natin ito. Pipigain lang natin para yung tubig niya pumunta roon. Bumuhos siya doon sa kwarto ng battery. Okay, lipat na naman natin. Sa pangatlong kwarto, ayan, malinis, walang tulo. Wala siyang tulo. Okay. Tagyan na naman natin mga bro. Ayun na. Oops. Narating na niya yung kanyang label. Dito na siya. Okay. Ilipat na naman natin dito sa pang-apat na kwarto. Ayan. Walang tapon mga bro, maganda. Okay, lagyan na naman natin. Okay, narating na naman niya yung label niya mga bro. Lipat na naman natin. Sa panglimang kwarto. Okay. Nasa label na naman siya. Ayan. Okay, sa panghuling kwarto mga bro, dito. Okay, narating na naman niya yung kanyang label mga bro. Ayan. Ayos na. Okay mga bro, bali naglagyan na natin ang battery solution. Ayan, umiinit na siya. Oh. Nagcha-charge na siya. Ayan, ganyan lang mga bro. Ayan, maganda, iwas tapon. Kung gusto niyo naman yung ringgil yung malaki, mayroon akong ganun. Yung kumbaga ito, isasalin nyo lang dun sa pinaka-plastic na baso-baso. Tapos pahigupan nyo ng ringgil yung malaki, tapos dito nyo ilagay. Sa bawat butas-butas niya. May ganun ako mga bro eh. Ayan. Bali ito yung ginagamit ko ringgit niya mga bro. Ayan o. Oh. Malaki. Nasa 20 ml. Ayan na. Ah. Hiningi ko ito sa security guard ng hospital noon. Ayan, maraming ganito doon. Nakasako-sako. Hiningi ko. Papahigupan nyo lang doon sa limbawa doon sa sinali nyo ito doon sa parang cup na pinutol na limbawa na plastic. Ganun. Basta transfer nyo siya dyan. Bawat buga nyo hanggang sa mapuno nyo ito. Okay, ganun lang para iwas tapon. Ayan siya, malinis siya. Oh. Walang katapon-tapon. Di ka pa makati itong kani, battery solution. Di ka pa makakatihan. At isa pa, poison rin ito mga bro pagka ano. Okay, lagay na natin yung kwan, mga takip niya. Puro disolbong lang ito.
Bago ko gagamitin ito mga bro, ay chachars ko muna ito. Ayan, magagamit natin ito sa ating stunner. Magkaroon na naman tayo ng mga tutorial tungkol sa stunner at mayroon na naman tayong battery ay. Meron kasi yung malaking battery mga bro, binubuhat-buhat ko pa kapag ano. Kailangan ko yung malaking battery eh. Bigat. Bigat buhatin yung malaking battery. Ayan. Okay na mga bro. Ayan na siya. Ayan. Ayan na yung breather niya. Pwede nyo rin palitan ng husto pa ganun. Ayan. Kung gusto nyo kung saan magtapon yung kanya ng yung nalalaglag na o tumutulong battery solution niya. Ayan. Parang sa motor ba may ganun. Naka ano dun sa may pinaka kanya nun. Pinaka kabakabayo niyang ganun. Okay, paano mga bro, hanggang dito na namang muli itong aking video. Sana ay nagkaroon ka ng idea dito mga bro. Ayan. Okay, maraming salamat ulit mga bro. God bless.